Hello mga momshies, mga vishies, mga suki, mga friends and relatives. Welcome sa aking channel. For this video, pag-uusapan naman natin ngayon ang about sa postpartum. Mag-Bisaya na lang ko kayo, mas komportable ko mag-storya o Bisaya. Kasi magtagalog ko, mag-nusplid ko diri. Uy, mag-nusplid ko, magsige. Huna-huna ko siya akong insulti. O siya Tagalog sa kuan mo na. Magtagalog ko. Kaya para makasinabot ang kanan. Bitaw, no? Nakabantay mo ka itong bagong post gahapon. Kagwapa ni Diyan nun. Yan, nagpakamatay ra si Diyan. Kagwapa. Nag-agi ko sa una og postpartum. Katong ikaduhan ako nga bata. Katong first baby na ako, muragwa ko nakabantay nga nagpostpartum ko kay excited man ko ayo ko adto nga nakoy bata. Tapos niya, ang akong bana, piminti may uban kay wa pa tarong nga regular nga trabaho niya. Wala man ko nag-feel ang mga postpartum. O kira mga kayo to. Katong ikaduha na ako nga bata, katong nanganak ko sa ikaduha nga bata, dito nagsugod ang marag postpartum na siguro to akong gibati ba kay maglaban akong uyo-ulo ba kay kuan man katong first na ko nga child is 5 years ang ilang gap sa ikaduha na ko nga anak. So pagkatao sa akong ikaduha ka bata, murang nabaguhan ko niya, maglabad akong ulo kay akong bana, magsigimig away ito sa una kay maglagot ko sa iha kay biskay nalipay ta kay nakauli makatabang sa ato pag sa mga trabahoon sa balay. Hesus Ginoo dadto sa gawas nag standby sa mga amigo niya, mga bata, mga kami adto mga bata pa mong mga yun, basta bag-o pa nga nagminyo mag-away-away gyud as yung sinugdanan. Nimo to sige mi away niya. Di ko makasabot kay biskay anto sige ra kog pang among balay sige ko manglimpyo kay duha palagi anak sige manglimpyo di ko ganahan ay kanat niya akong banog akong mga anak ganahan ko nga wala sila sa bayay kay magpihilimpyo ko ingato na dia itong postpartum niya hangtod nga na nagkagubot ang pamilya na basta daghan na to na itabo niya pagka third na ko sa ikatulo na ko nga anak kaluwi sa Ginoo biskan daghan ko adto problema pero wala man ko nakakuan nga nag-postpartum ko. Okay naman na ito akong gibati. Sa akong ikaupat nga anak, nanganak na po ko sa akong ikaupat nga anak, mga 2016 to, niya nibati ko postpartum mga 2017. Mga pila kabuwan. Kaya nanganak ko 2016 sa November 19. Niya mga 2017, nibati na ko postpartum kay Ginoo ko maguna-una naman ko nga maghikog ko. Kay kikapoy na ko sa akong kinabuhi ba? Maka-feel ko nga. Kakapoy sa akong kinabuhi. Uy, kapubre ba na mo? Kalisod sa kahimtang niya. Nay, trabaho akong bana pero kalisod gihapon. Kalisod kay puno na lagi ng loan niya. Nagtabang-tabang nakuad to sa akong bana pamaligya og unsa na lang diri sa online. Nagbalik ko og online. Nagbalik ko pamaligya sa online niya. Maka-feel man ko kapoy niya. Gusto na ako na ang ako ba na maintain kami mag-text-text, maintain kami magtawag-tawag. Nakaidili man po na ni Japi Minti mahimo kay busy ba siya sa trabaho akong bana. Akong bana, pulis niya yung trabaho, mag-investigador. Investigador niya, bago pa siya sa investigador, murag mag-adjust pa siya sa kay kagubot dito piminti piminti nag-naay nag-away niya basta daghan pa sa daghan trabaho ningon akong bana sa kuwar wala ko ni adto dito para magunsa-unsa ni adto ko dito para magtrabaho wala pod ko ni adto dito para magsigira kog tawag-tawag sa imuha magsigira kog tik-tik sa imu manawag manuan siya buntag manawag siya paniulto manawag siya pagkapanihapon pero kay ambot nga nuganahan gajud ko nga magsigi migtawag-tawag. Niya, naluoy naman ko sa akong bana kay maghilak naman taon basta mag-away mi. Hilak na gudyo siyang kasuko sa ako kay nay, naglagot na gudyo sa ako na maluoy na ko ni Diya kay mayroon siya sa ako. Importante, wala ko nagbinuang nagtrabaho ra ko. Muto na naluoy na ko sa akong bana man ang ipukos na lang na ako akong kaugalingon, akong huna-huna sa negosyo. Nag-ampo ko piminti nga inaupunta nga mawala ra niya akong gibati kay kalisod gud kaayo na ako'y mga bata. Upat na kabuo ko niya kung maghikog ko. Diyos ko Lord, kaluoy niya akong mga anak. Yung sa main taon mag-ariglar ani. Kaluoy yun.
O nang giampo na ako kanunay sa Ginoo nga mawala aratong kalabad sa akong gibati niya. Nawala sa sab kay akong ba na ifa kuan man ifa feel mo pud niya nga love good kaayo ko niya nya akong mga anak, akong mga sister-in-law, akong mga mother-in-law, akong mga friends nga nawala rato, nalingaw ra ko. Sus, nanganak na po ko sa akong kalima nga bata. Jesus, Ginoo ko, nag-bleeding ko kay kuan man ka ng kuan pa man, wala pa man nag 1 year niya, sunda naman ko niya ang atong mattress ko no, as a woman, ang atong mattress basta wala pa nag 3 years niya, nabuntis na punta ang atong mattress, munipis ko no na niya, may posibilidad gadyod nga mag-bleeding. So pagpanganak na ko, adto nag-bleeding ko. Pag-bleeding na nako, motong nabidas ko dito ospital, gitabang ko. Yan ni ana ang nurse nga, "Ma'am, ikaw ra gyud makatabang sa imong kaugalingon. Pagligon, pagrelax, aya palabi ka hadlok, aya palabi sa imong kuan kay ang imong dugo nagbulwak-bulwak ni, nagbulwak-bulwak kadto akong dugo Ginoo ko murag gripo sa akong atubangan Ginoo ko. Ni ang nagbantay sa ako akong sister-in-law kay namidas kay nahadlok pud. Nya mao na to. Okay na ko, nakauli na ko, mga 4 days ko sa ospital, nakauli na ko. Jesus, pag-abot diri sa balay kay ang akong bana, arang kasuko sa akong eldest son, kay nakasala lagi niya, napuno na po siguro to si Dja, isang gibunayan, itun ko aron kay nahadlok man ko, niya naluwi ko sa akong anak, kay isang bunayan sa akong bana, niya naluwi ko sa akong anak, makita na ako nga maghilak-hilak, dito, nagpihilak ako, grabe na akong hilak, na dito na, postpartum na kuno to, niya. Ninggahi akong kamot, ninggahi akong tiil, naglisod ko paginhawa, pati ako tijan, naglisod pag, ninggahi akong tijan, akong tiyan ba? Tijan sa Surigao nun. Nya, sabi saya, tiyan, tiyan, tiyan. Sa Tagalog, tiyan. Ang aking tiyan ba? Tumigas. Nya, muna to. Ay, magbisaya, ramam di ay tanong. Kapuyan ko magtagalog, ganahan ko magtagalog, pero kalisod gud kaayo akong ilong kay mura magdusto, magdugo ninyo akong ulo kay murang mubuto na sa kuan. Humanap og unsay Tagalog sa kuan Ginoo ko. Na magbisaya na lang ko oi, kahalo kahoy, kalo kabudlay. Bitaw seryoso ta, balik ta ho. Mauna to, na nagidaan ako sa ambulansya, nagidaan ako sa ospital, dinala ako sa simple ospital niya. Hinay, Ginoo ko, nag-inom kong init na tubig dito sa St. Paul Hospital na huwasan ra ko. Niya na dito ang doktor nga, postpartum ko no akong gibati, kaya gigam palagi ko ng anak, postpartum ko no ng murag magulanon imong gibati, dili ka gusto nga makabati og saba, dili ka gusto makabati nga nay magsingit-singit, dili ka gusto makakuan nga nay mag-away, nga dili ka gusto makakita nga masakitan imong anak. Kapalangga na ko kung mga anak, Ginoo ko. Akong gihunahuna, sapit ko mamatay aning pagpanganak ko niya, masakitan, pasakitan na ra. Pero hinuan, sayaan mapod sa, saya pod sa akong anak, na po'y sala akong anak. Pero ambot nga nung kadyutong tungura nga, nay, but postpartum na di ay to. Nga. Plus ang akong hemoglobin, kulang, plus ang akong dugo, kulang sa hemoglobin, kay nag-bleeding, lagi ko katunggikan ko ng anak. Moto'y nahitabo niya. Nag-ampor ako sa Ginoo niya. Akong gibati at na time kay ang akong heart kay magbuto-buto niya, maglisod ko paginhawa, ang akong kamot o akong tiil, manggahi, akong tiyan, manggahi. Nay, mura na ako kung mamatpiling na ako, mamatay na ko. Simba ko ay paladyo ra. Muna akong giampo gadyo sa kanunay sa kanga Jehovah nga. Mawala na unta to mauma, mawala na maunta to kong gibati nga mayaot na maot akong gibati, mawala na to unta to kong gibati nga sakit. Una akong giampo permanente para sa akong 5 ka mga anak. Oh, continue ta no. Kagwapa gayud tong nagtubok no. Kasayang sa iya kinabuhi para lamang magtubok. Ay. Unta sa mga bana diha, basta gani ijo mga asawa gikan pa nang anak. Ginoo ko sabtag yun ninyo kung maglabad-labad, magsapot-sapot, mag-isog-isog. Pasabot na na nagpostpartum na nang inyong asawa. Pero kung kanang biskan wa nang anak inyong asawa, pero ang ana na siya diyang, ang ana na gyud na iyang batasan. Na na postpartum. Bitaw oy.
dapat no mga bana ifafil good ninyo sa inyong asawa nga love ninyo inyong asawa, importante ang inyong asawa sa inyong kinabuhi og priority ninyo inyong asawa sa inyong kinabuhi. Mao jud na isa na makatabang gajud na sa asawa nga naay postpartum. Na mao ni ang postpartum ha. Postpartum depression. Maraming hinaharap ang isang bagong ina pagkatapos nitong manganak. Kulang sa sobrang pagkapagod, pag-aalaga kay baby at gawaing bahay at iba pang nakakaepekto sa pag-iisip ng isang ina. Dahil dito, dumadating ito sa puntong hindi ito sigurado sa nararamdaman nito at pabago-bago. Ano ba ang postpartum depression? Ito ay isang disorder sa mood ng isang ina na maaring makaapekto sa pagkatapos nitong manganak. Itinuturing sanhi nito ay ang pagbabago sa hormones ng isang ina na nagaganap kapag nagbuntis at pagkapanganak. Ang mga mommies na may postpartum depression ay nakakaranas ng labis na kalungkutan. Ayun, labis na kalungkutan. Mauni akong gibati kadtong sa akong ikaapat nga anak nga. Feel good na ako, way nagmahal na ako. Nya, kakapoy sa akong trabaho. Nya, way nakasabot sa ako ah. Pag uli na ako gikang kumang-kuan, wala pa mang kuan to nagpapaluwagan. Ang akong gipamaligya, katong gikang ko ng anak sa akong fourth baby, katong 2017 ba to? 2016 ko ng anak niya. Ibalik ko pag online selling 2017. Mautong akong gipamaligya mga baro, mga sapatos niya. Gikang ko nag-deliver, gikang ko nag-meet up. Pag uli na ako sa balay, ako manghugas plato, manglimpyo, magluto, magpakaon sa akong anak. Ako natanan trabaho niya. Feel na ako kay, way nakasabot sa akong kakapoy, way nakasabot sa akong kakapoy sa akong lawas. Mao nang feeling good na ako, nang awayon na ako akong bana niya, mayingon ko, magtubok na ko. May gani kay na, kuan ra to. Kanang na wala ra ba niya. Labis na pagkabalisa. Unsay balisa? Unsa man nasa Bisaya kanang balisa murag? Murag kuan, murag si jaog. Piminti nag-worry no, murag di mahimutang ba na pagkabalisa ba na si Piminti na guna-huna unsa na lang ipanghuna-una mauna niya ang labis na pagkapagod. Ang kapoy gyud mo nang gibati gyud mo gyud to. Mao gyud to akong gibati. Kuan kapoy akong lawas, kapoy gyud. Nya di na ko ganahan mo bangon pag madanak sa buntag. Biski magpasalamat ko nga, salamat Ginoo nakamata pa ko. Mura na ko hay nang ano nakamata pa man ko, kakapoy basta akong lawas ingato akong gibati ni Ginoo ko. Madyaw gani no kay may gani no kay ang Ginoo gyud na mahinaw gyud sa kuan niya akong bana kay naluoy sa ako. Kuminti ko niya i-text, "Uy, kumusta naman ka?" Kana ganahan ra ko ing ana, masin kumustahon ra ba ko ba nga. Uy, kumusta naman ka? Nagunsa man ka diha? Nagkaon na ba ka? Ana ba? Uni malipay na lamang ko ing anaon ko. Nawala-wala ra niya. Nagampo sad gayud ko sa Ginoo. Ampo gyud sa Ginoo. Nya, basta ta dahil dito maaring maging mahirap para sa kanila natapusin ang mga gawain sa pang-araw-araw. Ang postpartum depression ay maaaring magsimula anumang oras at karaniwang nararamdaman ang mga epekto nito sa unang 3 linggo katapos ng panganganak. Ito ay maaaring tumagal mula 2 linggo hanggang 1 buwan o kaya ay mahigit pa. Ang postpartum depression ay nakakaapekto ikaw man ay first time mom o hindi. Diba? Bisan og kapila na ka ng anak, kaapekto gayon na basagikan ta ng anak. Mararanasan din ito kahit hindi naranasan sa unang panganganak. Katong first child na ako, wala gyud ko naka-feel og postpartum. Katong second child na ako, murag postpartum na to kay grabe na ko kalabad na, grabe gyud. Grabe gyud, sige mi mag-away sa akong bana. Mao to nga surrender siya sa akong pagkamaldita lagi. Symptoms. Labis na kalungkutan at kawalan ng pag-asa na akala mo pasan mo ang daigdig dahil feeling mo helpless ka. Nay, mga mamshis, maugyud to akong gibati. Murag wala na, wala ako rakantanan. Murag waya jud
Waya dyan nagmahal sa ako. Pati ako mga anak, basta magpasagda, ka-feel na ako nga dili ko nila love. Muto kong gibatig yun. Madalas na pag-iyak kahit sa walang maliwanag na dahilan. Karun siguro postpartum po niya kong gibati ba? Magsige lagi kong hilak pa sa makita anak si Kuwi Brian. Makakita gani kong video ni Kuwi Brian o katong isang anak, maghilak ka dyan ko. Niya makakita po ko mga video sa Facebook nga mga nang mga sentimental. Makahilak ka jud ko na ako'y amiga ba, na ako'y best friend ni Ari Dres Balay niya. Naabtan ko ni dyan, naghilak ko. Uy, naunsa man ka? Nag-away mo ni sa, nag-away mo sa imong bana? Waya man! Anong nagsige magaghilak ng katong video akong gipangita? Nga na, makahilak lagi ko. Kamay-gamay ra, makahilak. Mga postpartum na po siguro niya akong gibati. Pero wala man ko nawad anong paglaom. Akong gibati karon emosyonal ganang pakitaligo ko ng Kobe Bryant, basta mga patay-patay nga mga basta-basta mga ingana, mga matay, masakit, makahilak ko araw na ko kay emosyonal ni ako an marami akong gibati pod makusay kapuyan ko, normal kapuyan nga siguro postpartum na po siguro ni haong gibati kay akong pilo nun, no? Abda na dyan nag-iskabuyan, dili na ako mapilo. Sayangan mo, good ko mag... Sayangan ko muundang bitaw mo hawid sa akong cellphone kay... Muundang ragani kung pila ka oras mo hawid sa akong cellphone, dili na ako matubag ang mga inquiries, kana mga inquiries na yung mga utana. Tagpila man ni, tagpila ni, pila na. Kanang gusto mo join sa paluwagan o sa mga sistema, inga na, dili ko makatubag. Pag open ako sa akong cellphone, grabe. Grabe, nakadaghan, nakatambak na mga message sa inbox mo. Nang kapuyan ako magpilo, magkapuyan ako mamilo ba o mga baro ba? Amo na, magsuhol na lang ko usahay magpilo. Usahay, itong amo labandira, ipapilo na ako. Itong tingin ng mga mamsis, no? Kay kabin ako katabian. Nya, ang sunod is, labis na pag-aalala o pagkabalisa. Madalas na magagalitin o hindi mapakali na kahit mga kasama mo sa bahay ay napagbubuntangan mo ng galit. Correct. Wala postpartum na po siguro yung gibati. Kaya usay po yung anak po ko. Usay high blood good ko laman. Labi na ng mga hugason nga dili mahugasan na. Magdupad lang yun ng mga hugason na. Ah. Kung maguyangin nga bata, sus. Pag dili na manghugas, ilabak na ko ang tanan mga hugason lagi. Sa di mahugas, mahiblad ko. Sobra sa tulog o hindi makatulog at palaging pagod. Usahay po, dingana po ko. Kanang ganahan na ko matuyog pimaninti niya. Napod panahon na dugay ko matulog. Pas karon, alas 12 na di ay, wala pa ko natulog. Wala pa ko gibatig katulugon. Postpartum na siguro po din, no? Ano yung ginawa ko? Problema sa, ika number 6 na ta ha? Problema sa konsentrasyon. Yeah. Problema sa konsentrasyon, pag-alala ng mga detalye at pagdidesisyon. Pagkawala ng interes sa mga aktibidad na karaniwang kasiyasiya. Ay, wala po ko na wala anong interes. Kay, ganahan gani ko, pero, ganahan ko, pero na ako yung mga priority. Lisod po, magsigir ako glaag niya na amang ko'y mga anak nga bantayanan, na ako'y negosyo. Mulaag man po ko, pero tinibo. Nakakadanas ng mga pisikal na pananakit, kabilang ng madalas na pananakit ng ulo, tiyan, at sakit ng kalamnan. Aroy, Ginoo ko, postpartum na po di ay niya akong gibati kay. Isahay, good no, kay, sakit akong ulo. Tapos, baguhay raga nagsakit akong ulo itong miaging adlaw, nagpahilot gani ko. O kuan, sakit akong tiyan. O sakit akong mga kuan, ka ng mga unod-unuran, ka ng mga kabukog-bukogan, akong batang sakit. Nay, na postpartum na po di ay kuan ni. My God. Horror. Kumakain ng kaunti ko, no? Or lost appetite. O kaya naman, sobra. Overeating. Haruy, postpartum na po diyan yung gibati. Grabe na ba na ako kaulit? Na, grabe yun na ako. Basta lami ang sudan ng lami yun. Lami yun ikaon.
Pag-iwas sa mga kaibigan o kapamilya at pakiramdam na parang mag-isa ka sa buhay at parang wala kang katuwang dahil hindi ka sapat at wala kang kwentang tao sa paningin ng iba. Kaya ganun na rin ang tingin mo sa sarili mo at walang nakakaintindi sa nararamdaman at pinagdadaanan mo. Oo, na-feel na ko na. Na-feel na ko na nga. Kuan. Kanang... Murag, wala ko gihatagan og bilis sa iba na ko nga nahimong friends. Ako nang na-feel. So, postpartum day ni. Niya ay ka-11 at ang mga mamshis ha. Pagkakaroon ng problema sa pakikipagbanding sa kanyang sanggol na parang wala kang ganang alagaan ang anak mo o mabilis ang uminit ang ulo mo sa kanya, ay wala ko naka-feeling, ana. Love, cute na ako si Ilay. Love na ako akong mga anak. Isahay ako na sila makibit kay sobra na gid kaayo pud ka. Kuan, sobra na pud kaayo ka sa mukbitaw. Pero wala ko naka-feel loging ana nga. Dili na ako gusto alagaan, dili. Kay gusto gid na ako akong mga anak alagaan. Kaso lang, kinahanglan pud na ako maning kamot. Kailangan ko magsimikap. Kailangan ko magsumikap talaga. Kailangan kong tumulong. Tagalog na sab tayo, bes. Kailangan kong mangulekta sa aking mga palwagan, 'di ba? So, kinahanglan jud na ako silang ibilin sa akong mother-in-law. Niya kuan man pud ko mula ag isahay pag magdugan ang 15 o 30 nga mga palwagan o katong mga weekly nako. Intiruan lo gid ko ana mula kaw. Ako mga anak, ako na nang ibilin sa Diyos. Sa yura earlier na ako sila. Maaga lang na ako sila ibilin sa ilang mama. Niya, mulakaw ko niya, intiro na naadlaw. So, okay naman po sa ila kay kasabot man po sila nga nagtrabaho ko na ako yung negosyo. Niya, pag wala na, pag medyo nakadaghan akong kulikta, ano na, every hapon ako mulakaw, alas 3 sa hapon, akong ibilin to alas 3 sa hapon. Niya, mubalik ko, alas 7, yung anak. Pero ang akong sister-in-law, pakaon na niya akong mga anak, akong mother-in-law eh, ipakaon na ang mga bata. So, pag uli na ako nalang mukaon niya, muli na midiri sa among balay. Supportive good kayo akong mother-in-law, akong sisters-in-law sa ako, akong brother-in-law. Supportive good kayo sila sa amua. Number 12, patuloy sa pagdududa sa kanyang kakayahang alagaan ang kanyang sanggol na minsan ay humahantong sa pag-iisip tungkol sa pananakit sa kanyang sarili o sa kanyang sanggol. Ay ko, naka-feel ko ging ana po. Kay labi na nang ako mga anak, pag mga sakit, matingagagod ko. Nganong ako mga anak, mga sakit man? Nga grabe naman akong pag-ariglar. Ay naka-advise ako ang normal gyud basta mga baby pa, mga sakit gyud atong mga anak kay mga hinay pa na ilang immune system, dali ra sila madutlan og sakit. Nya, napoy iban mga bata nga biskan unsaon nimo sila og para sa mga anak lakaw-lakaw sa kanang kalsada nga mingunta nga huy biskan og mauwayan mauyanan na ng ilang mga anak, masughan, di man makuan, dili man masakit. Kay kunupod na sila, mga immune na sila sa maungkuan, mga bacteria, ingon pa. Nga naanad na pod sila yung anak. Ang atong mga anak na dili anad, mo nang dali ragyod masakit, kay dili man sila mga immune. O kuno na. Nga, stage ng PPD. Stages kuno ng postpartum depression. Denial. Pilit mong itinatanggi na hindi PPD ang iyong nararamdaman. Ito ay dahil lang sa pagod at kailangan lang ng tulog. Anger. Nararamdaman mong walang nakakaintindi sa'yo. Bakit ikaw pa? Nalilito kung bakit nangyayari ito dahil dapat ito ay oras ng kaligayahan dahil sa biyayang naibigay. Bargaining. Pinipilit mong isinisiksik sa iyong isipan na mawawala din ito. Kailangan lang ehersisyo, uminom ng vitamins at iba pa. Depression, pagbaba ng tingin sa sarili. Amo? Depression na di ay na. Paglayo sa pamilya, pag-iisip na kawawa ang iyong anak at hindi ka karapat dapat maging ina nito. Uy ba, nang pwede din, no? Wala kang patutunguhan. Acceptance, pagtanggap sa nangyayari sa iyo. Pag-iisip na hindi mo ito kasalanan at normal lang ito.
pagkonsulta sa doktor at willing na mag-undergo ng therapy para sa iyo at sa iyong pamilya. Pag-isipan na hindi ito kasalanan, no? Acceptance. Pagtanggap sa pangyayari sa iyo. Pag-iisip na hindi mo ito kasalanan at normal lang ito. Pagkonsulta sa doktor at willing na mag-undergo ng therapy para sa iyo at sa iyong pamilya. Ang postpartum depression ay temporary at magagamot sa tulong ng isang professional. Nayamo, kailangan magpa-doktor talaga. Ibang rason na nagdudulot ng postpartum depression, ang ilang mga kababaihan ay nasa mas malaking panganib sa pagdevelop ng postpartum depression dahil mayroon silang isa o higit pang mga risk factors tulad ng number 1, mga sintomas ng pagkalungkot sa panahon o pagkatapos ng isang nakaraang pagbubuntis, nakaraan na karanasan sa pagkakaroon ng depression o bipolar disorder. Uy, ba ng bipolar, uy? Isang miyembro ng pamilya na nasuri na may depression o iba pang sakit sa pag-iisip. Oh my God! Isang nakakabahalang kaganapan sa buhay sa panahon ng pagbubuntis o ilang sandali pagkatapos manganak. Tulad ng pagkawala ng trabaho, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, karahasan sa tahanan o personal na karamdaman. Mga medikal na komplikasyon sa panganganak gaya ng maagang panganganak o pagkakaroon ng isang sanggol na may mga problemang medikal. Ang pinaghalong damdamin tungkol sa pagbubuntis, binalakman o hindi planado, kakulangan ng emosyonal sa suporta mula sa kanyang asawa, kasosyo, pamilya o mga kaibigan, alkohol o iba pang mga problema sa pag-abuso sa droga. Dapat iwasan kung nakakaramdam ng postpartum depression. O mga dapat iwasan, mga mamsis, ha? Mga nakakatakot na bagay o panood. Dahil kung ano ang nakikita mo ay may isip mong related ito sa kung anong mangyayari sa iyo. Bawal mangitag horror. Makakakuha ka ng hindi magandang idea na lagi mong naiisip at hindi makalimutan na pwedeng magdulot ng pagkalito. Bawal mangita o mga negatives. Monkey thought o negative pag-iisip. Bawal tun. Sobrang daming gawain. Patay na ko ini, kay grabe na akong trabaho. Kung lagi mong binibigyan ang sarili mo ng gawain, mas lalo mong pinapagod ang iyong sarili. Subukan mong mag-relax. Okay, mag-relax na ta, mga ma'am. She's isang kumangulik ta. Matulog sa ako dire. Kanahan po sila, di kumangulik ta. Mga taong hindi nakakaintindi sa nararamdaman mo. Pagpapaliban sa paglaban ng PPD dahil kung wala kang gawain at aksyon laban dito, hindi lang ikaw kundi pati na ang iyong pamilya ang maapektuhan, lalo na si Bibi. Pagkilos na parang ikaw ay nakatapos ng pag-aaral sa medisina, huwag mag-self-medication. Sumangguni agad sa mga profesional upang matulungan ka sa iyong kalagayan. Ang haba naman ang babasahin ko, uy. Kahaba sa akong basahin, uy. Ato na lang itiwas yun. Treatment. Kung may nararamdaman tulad ng mga sintomas ng PPD, sumangguni agad sa mga doktor. Tanging doktor lamang ang makakatulong. Ang makakatukoy kung ang isang babae ay may postpartum depression. Dahil ang mga sintomas ng postpartum depression ay malawak at maaaring magkakaiba sa bawat kababaihan. Makakatulong din ito upang magkaroon ng kaalaman para sa ikakabuti ng iyong sarili at ng iyong sanggol. Counseling, talk therapy, ang paggamot na ito ay tumutukoy sa pakikipag-usap ng one-on-one sa isang mental health professional, counselor, therapist, psychologist, psychiatrist, o social worker. Medication. Ang mga gamot na ibinibigay ng pang-antidepressant drugs ay kumikilos sa mga kemikal sa utak na kasangkot sa mood regulation. Kadalasan sa mga gamot ay tumatagal ng ilang linggo upang maging epektibo at itinuturing na ligtas gamitin habang nagpapasuso. Paano nakakatulong ang pamilya at mga kaibigan? Paano? Paano kayo nakakatulong, mga friends?
ang mga kapamilya at kaibigan ang maaring una makakakita o makapansin sa mga sintomas ng postpartum depression sa isang bagong panganak na ina. Maaari nila itong hikayating makipag-usap sa isang doktor, kausapin ungkol sa problema at nararamdaman nito, at tumulong sa pang-araw-araw ng mga gawain tulad ng pag-aalaga sa sanggol o sa bahay. Ano ang pwede mong gawin para malabanan at mapagtagumpayan? Ano? Huwag mong atubilihing humingi ng tulong sa pag-aalaga kay baby at sa mga gawaing bahay. Kung walang kaagapay at nahirapan sa mga ibang gawain, ipagpaliban muna ito, unahin ang pwedeng gawin. Correct! Ako gyud, no? Bahala ng hugason, diha. Di gyud na ako ng hugasan. Ang maghugas ng akong mga plato, diha. Kana mga plato na mo, diha. Ang akong eldest son, unya ang magluto kada buntag, kay ang akong ikaduhang anak. Si Zagazud na magluto. Siya gyud na magluto. Paniud, pamahaw, breakfast, paniudtog, panihapon, siya na magluto. Ako, say magluto kog sudan, say magpalit ra mig ready meat. Magpalit kog sudan pag na akong magluto kog sudan pag na akong bana diri magluto jud kog sudan. Sahira ko magluto og sudan bisan wa diri akong bana. Sahira kay say mag ready meat naman mi. Gulay lam, naman mi silingan diri nga lami mo luto. Lami gud kay mo luto. Manahong sudan na mo na us mga bata niya. Itlog, sahay hot dog, pero say magulay, lami mo buluto ang muslingan po. Manang okay na na. Mga maglimpyo man pugo, pero kanang mga pilon nun, dili gud na una matrabaho. Manang kalisod gud kaayo kay na yung mga labatang gagmay niya. Dili gud malikayan nga ang balay magkagubot. Mana di naman ako na ibutang sa buot. Basta ang importante buhi. Manap ng taong pwedeng pagsabihan ng inyong nararamdaman tulad ng asawa, malapit na kaibigan o ang iyong ina na dumaan din sa ganyang yugto ng kanyang buhay. Pwede mo rin itong isiwalat sa pamamagitan ng pagsulat ng diary, paggawa ng video, anumang bagay na mailabas mo ang iyong nararamdaman. Just like what I'm doing now, vlogging, besh. Postpartum na gagawin niya akong ibati, besh. Sa ayaw mong surang-surang, ha? Sagda lang ko ninyo kay postpartum dayni. Yeah. Kung taga nitong paraan, mababawasan ang mga iniisip at tinitimpi mo. Correct. Ako isa yung pag maglagot ko, mag-post ko sa Facebook. Maari ka rin mag-isip ng mga magagandang pangyayari sa iyong buhay. Ay, daghan dyan na hitabo sa akong kinabuhi. Nya, amo, oraga dyan na yung mag-ampurok sa Ginoo. Gawin ang mga bagay na makakapaglibang at makakapagpaligaya sa iyo kagaya ng pakikinig ng music. Yes, of course. Ako magkanta-kanta gajug ko. Bahala yabag ko, no. Mukanta gajug ko kay mawala akong stress pa sa magkanta-kanta ko. Panonood ng pelikula, nay ganahan jud ko mangitag sa lida. Pagkanta at pagsayaw kasama si baby. Pagtatahi, pagpinta o lumabas ng bahay at makihalubilo sa ibang tao at lumanghap ng sariwang hangin. Piminti mo, naglanghap o sariwang hangin, labi na mag-drive ko. Hindi ko kung nakikhalubilo. Every day ko nakikhalubilo while I'm collecting money sa akong paluwagan. Na, piminti ko naghalubilo. Dugay, may toko makauli. Kasi sige, rakong halubilo. Sige, tabi-tabi, mga mamsi. Arang katabian. Magpaaraw at mag-ersisyo. Ang pag-ersisyo ay nakakaproduce ng tinatawag na serotonin, endorphins at dopamine na nakakapagpasaya ng mood ng tao. Char! Makakatulong din ang meditation o relaxation techniques at proper breathing upang mailabas ang mga negatibong iniisip. Magbasa ng mga pag-aaral ukol sa PPD o i-download ang application na End Anxiety na nakakatulong upang labanan ang PPD. Magtiwala at tulungan mo ang iyong sarili. Kaya mong lampasan ang kondisyon na ito dahil ikaw lang din ang makaka-overcome sa kung anumang nararamdaman mo. Kumain ng tama, uminom ng 8 basong tubig kada araw. Matulog ng tama, umiwas sa stress at magpamassage. Magdasal, ipaubaya mo sa Panginoon ang lahat. Isang guni, amo na kong gihimo, pimaninti. Magdasal. Isang guni lahat ng iyong nararamdaman at tiyak na gihinhawa ang iyong nararamdaman.
Sumangguni sa isang psychologist o psychiatrist kung hindi kaya ang depression na nararamdaman upang ikaw ay mabigyan ng tamang gabay. Pag-unawa, suporta at pagmamahal ang kinakailangan upang labanan ito dahil hindi ito madali at pwedeng humantong sa suicide. Matuto tayong makiramdam sa kung anong nararamdaman nila. Usa mo, adyo-dyo mong surang-surang kes postpartum na dyo-dyay ni. Bitaw no. E atong enjoy atong kaugalingon. Dilit na magpahilabi sa atong mga gikabalakan. Dilit na magpahilabi. Uy, Ginoo ko. Atong isalig ang tanan sa Ginoo. Dilit na magpahilabi kay luoy ang atong mga anak. Ang kanang wala tay bugas, wala tay kuan eh. Iampo ang tanan sa Ginoon dahil lihok pod. Kinahanglan positibo ta. Ako, biskang grabe nakakapoy sa akong lawas, no? Kanang ako tanan trabaho diri sa balay, kabalo mong tanan, ako tanan trabaho diri sa balay. Lahat ng gawaing bahay, ako ang nagumagawa. Pag andito yung asawa ko, yung husband ko, masayang-masaya ako dahil tinutulungan niya ako. Pagising ko, nakahain na ang pagkain, nakaluto na. Ginigising na lang niya ako na, Han, halik ka na, kain na tayo. Yun, pag andito siya. Pero pag wala siya, ako talaga ang gumagawa ng lahat. Minsan din ako maagang gumising kasi nung anak ko, marunong na magluto. Magkain na sila. Pag magluto na niya akong anak na si EJ, kaon na sila niya. Kaon na ko nila kung mo ngayon na sila pamasahe na mamula kao na may mga gaya migbayon mo makamata na ko ana mga 6:30 butan naman niya akong anak arang yun ni kabuutan niya akong anak si Kuya Jerkins po kabalo na po si Dianga nga mo si Dianga i-guide diyang mga mangod nga uy mga on na tanidyo dali na kay muskoyla na ta pag dali na mo kay malit mo na kabalo na sila kabalo na gaya sa maglaba diyang uniform kabalo na magplant siya. Abtik na ako mga anak. No, tabangan po ko nila diri. Pero sahig yun, naagwid panahon nga dili mo to nung mga hugason, dili mo to nung kinakalama, high blood pa ka, deser mulingas. Naagwid na yung panahon ni nga na, pero dili na ako na ibutang sa buot. Uy, ang importante buhi. Okay. Maura to sa karon nga video mga madam. Ha, nagbisaya lang ko kay para masulti na ako ang tanan ako. Gusto isulti. Kay isut kayo magtagalog eh. Nakaka nosebleed. Nosebleed kayo, nosebleed. Mag beauty tips na pod tapuhon. Gusto lang na ako i-share kay kauso lagi ang suicide karon mga postpartum depression. Nakuha ko sa kadtong babae nga arang kagwapa bitaw na nagtubok, naguulgid ko sa iya kagwapa niya no, kasayang sa iyang kagwapa. Una nagtubok siya kausik. Kausik siya ang life. Mora to. So, maura to, maura ni karon, ito lang ang aking ma-share, ang akong experience and ang akong nabasa. So, hinaot pa unta. I hope you like my video. Please don't forget to like, subscribe, comment and share. Bye, God bless. Matutulog na ako mga mamshies.